Welcome po sa Jesus the Anointed One Church. Tasang mga kamay ng sarap magpuri sa Panginoon. Sige. Taas mo kamay na masasabi mo, ang sarap magpuri sa Lord. Amen. Di ba ang sarap magpuri sa Lord? Ang sarap kasama si Lord. At sino po ditong excited may matanggap galing sa Panginoon? Come on. Amen. Sino may attitude na talagang ang puso ay para sa Lord? Amen. Yan. Sa mga nanonood online sa ating YouTube, sa ating Facebook Live, welcome na welcome po kayo. I am Pastor Finny Plata. Ako po ang senior pastor, senior servant dito sa JA1 Mataas na Kahoy. Don't forget to like, share, subscribe sa YouTube sa ating video. At i-share nyo po mga video na ito para marami pa tayong ma-reach out. And we believe ang makapangyarihan ang word ng Lord. Amen. So, aham. Wait lang. Sige, ang ating theme ay Luke 4:18. Sorry po Lord. Lord, patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. Hindi, biro lang po. Ang ating pong theme ay Heart of a Servant. Sabihin po natin, Heart of a Servant. Yan po. So, March na po ngayon. So, may bago po tayong theme. Kaugnay pa rin po ito sa supernatural vision and teamwork. Pagkaroon ng puso na maging servant. And before we continue, tayo po tumayo lahat. And let's declare our calling verse. Luke 4:18 up to 19. 1, 2, 3, go. The Spirit of the Lord is upon me. Anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty those who are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord, for our God is Jesus, the Anointed One. And let's declare our 10 culture, kung sino ka, 1, 2, 3, go. I am a blessing, I am anointed, I am a deliverer, I am a good follower, I don't destroy, I build, I am not seasonal, I appreciate everyone and everything. I am part of something big. I am in partnership with Christ and I am not extreme. Muli pa palakpakan natin ng Lord. Pwede tayo umupo. It's a very beautiful Sunday again. And before we continue, may I ask, sino po ba sa kauna-unahang pagkakataon? First time nakarating po sa ating church. Meron po ba? Meron po ba? First timers, meron po ba ngayon? Wala first time? Okay. I challenge everyone. I challenge myself. Lagi dapat may first time pag Sunday. Sabihin mo sa katabi mo, I challenge you. Magsama ka pa. Di ba masaya kapag lagi may first time? Okay. So, last theme natin ay, ano nga ang ating huling theme? Ano nga po yung naging theme natin noong February? Teamwork! Yan. So, pinag-usapan natin ang pagiging team player. Pinag-usapan natin pagkaroon ng simpatsa. Pinag-usapan natin ikaw ay parte ng church na ito. And as we talk of a heart of a servant, walang ibang dakilang servant kundi itong pag-uusapan natin. So, minsan po, sino po dito nagigising ng mga alas tres na madaling araw? Bakit kayo? But lagi alas tres, alas kwatro, tapos hindi na makatulog, di ba? Pag po ako'y nagigising ng alas tres ng madaling araw, ako po ay nanunood ng streaming. Ang pinapanood ko po ay The Chosen. The Chosen. Pampantok, hindi po. The Chosen. And isa po sa mga maganda story doon ay yung kay Pedro. Si Simon, bago siya maging Pedro. Si Simon ay isang mangingisda. Ginawan po ng series na yun, ng backstory, kung bakit kailangan ni Simon makahuli ng napakaraming isda. Diba? Sa mga nakakaalam po nun, nung na-meet ni Jesus si Simon ay magdamag. Simula pa ng pahapon hanggang madaling araw, nangunguha ng isda. Pero wala siyang makuhang isda hanggang umaga. So tanghali, bumalik na siya sa pangpang. Wala na siyang mahuling isda. Ginawa na siya ng backstory na kaya pala niya kailangan makahuli ng napakaraming isda. Kasi malaki ang utang ng
malaki ang utang niya sa gobyerno dahil sa buwis. Kung di siya makakahuli ng araw na yon, ng napakaraming isda at pambayad, siya ay pakukulong at mapapahiya ang kanyang pamilya. So sobrang desperado na niya at sobrang galit na siya sa Diyos. So wala siyang makuhang isda. Pumunta siya sa laog, tinulungan na siya ng kanyang kapatid na si Andrew at ng mga ibang kaibigan na manghuli magdamag ng isda pero wala pa rin mahuli. Pagdaong ng bangka niya sa pangpang, nakita niya isang teacher, sabi niyo nga teacher, na nagpipreach ang salita ng Diyos. At walang iba yon kundi si Jesus. Nung pagdaong niya ng bangka, inusap siya ni Jesus, Simon, pwede bang mahiram ko ang bangka mo? Tutungtong lang ako para mag-preach. So ang ginawa, pinahiram, nakatungtong sa taas ang bangka. And then nag-preach. Tapos maya-maya, si Simon magpapahuli na, magpapakulong na. Sabi ni Jesus, ihagis mo ang lambat mo sa dagat. Asa na ang bangka no? Nasa pangpang na. Napakadalang na may maraming isda sa pangpang. Laging nasa laot, nasa gitna, di ba? Nung inihagis si Simon, sa isip-isip niya, ba't ako makikinig sa'yo? Pero ang tingin ni Jesus kay Simon, italagang gawin mo, sundin mo to. Paghagis ni Simon ng, sige, sinunod niya. Hagis siya ang lambat. Pagkahagis niya, wala man nangyayari. Biglang dumilit ang bangka kasi yung lambat may nahila. At pagtingin niya, sobrang daming isda na nahingi pa rin ng tulong si Simon dun sa mga kasama niya at sa kapatid niyang si Andrew para mailagay ang lahat ng isda sa bangka. So pinakita ni Jesus na kaya niya gumawa ng milagro. Amen po ba? Nung napanood ko yon, may na-reveal sa akin, alam mo anak, marami kayong pangangailangan, kailangan mong mabayaran itong mga bayarin mo, kailangan ko ng ganito, kailangan nyo ng pamilya ng ganyan, kailangan ng church ng aircon, kailangan ng church ng ganito. Kayang-kayang gawin ng Lord magbigay ng napakaraming isda galing sa wala. Kayang-kayang gawin ng Lord magbigay ng napakaraming pera galing sa wala. Amen po ba? At doon pinapakita ni Jesus na higit sa lahat, hindi lang siya Diyos, kundi tinawag niya tayo. Sinabi niya nga kay Simon, kasi si Simon, pagkatapos nun, lumuhod siya sa harap niya ng paanan ni Jesus at sinabi, lumayo ka sa akin, makasalanan ako, depart from me, I'm a sinner. Ito yung sinabi ni Jesus, next verse. Sabi niya sa Matthew 4:19, sabi niya doon, then he said to them, follow me, I will make you fishers of men. Sumunod ka sa akin, gagawin kitang tagapangisda ng mga tao. Gagawin kitang tagapangisda ng mga tao. Gagawin kitang disipulo, mag-aalaga ng mga tao. Bakit kaya binigay ni Jesus kay Peter yung napakaraming milagrong yon? Yes! Maraming pangangailangan si Pedro. Tasang kamay na maraming pangangailangan. Pero higit sa lahat, hindi lang si Jesus miracle worker. Hindi lamang si Jesus way maker. Jesus was also a servant. First and foremost, si Jesucristo ay isang tagapaglingkod. Ikaw, tumingin kayo sa pogi na nasa unahan. Tinawag ka para maglingkod. Maglingkod sa iyong pamilya, sa iyong komunidad, higit sa lahat, sa iyong church. At sa lahat ng ginagawa natin, sa trabaho, sa negosyo, sa paglilingkod sa pamilya, sa school, sa sports, ngayon nagsimula na liga ng SK, the best na lahat ng ginagawa mo ay dapat merong puso. Sabi nyo nga puso. Kung wala kang puso sa ginagawa mo, tatama rin kang gawin yan hanggang sa hindi mo nagawin. At ang the best na puso, lalo na sa ginagawa natin dito sa church, yung naglilingkod sa Kanya, the best na magkaroon tayo ng puso ay yung puso na kawangis ni Jesus. So pag-usapan natin, ano ba yung puso na meron tong si Jesus? Ang title po na i-share ko ay The Heart of Servant Jesus. Ang puso
ng si Jesus na isang tagapaglingkod. Tayo muna po yumukot, pumikit tayo po manalangin. Panginoong Jesus, tinatanggap ka namin sa lugar na ito, itinataas ka namin. Hindi lang kami makikinig sa iyo, sa salita mo, kundi tatanggapin namin yung binibigay mong puso. Buksan mo ito, handa kami sa gagawin mo, at higit sa lahat, maranasan ka namin. Salamat po, in Jesus' name, amen. Palakpakan natin ang Lord, come on. Sino po dito yung proud na proud kapag may natapos siyang isang bagay? Taas ang kamay. Saan kayo proud? Give me an example. May natapos kang project. Diba? Yung pinaghirapan mo. Tanda ko po yung may ginawa kami dati na vulkan. Tapos may ihahalok ka na sulfur at saka kung ano man. Tapos pag inilagay mo, bubula. Sino pong nakagawa ng ganun? Diba? Nakaka-proud. Pag may natapos kang thesis na pinaghirapan mo, nagpa-picture ka, daladala yung hard bind, di ka ang sarap. Alam niyo po, meron akong naging project na, ako po kasi nagtuturo ng coding. Isa pong project na ginawa ko ay yung, alam niyo sa TikTok, yung sa camera magkakaroon ng filter ang mukha mo. Napagawa ko po yung sa mga estudyante ko, tas pag iniharap ang mukha dun sa camera, lalabas yung mukha ni LeBron James, mukha ni Taylor Swift, mukha ni Sir Fini. Kahit sino man nung nagigig kamukha ko. Kaka-proud, tuwan-tuwa mga yun nung dinedemo nila. Uy! Pag ano nang ano. Alam mo yung excitement nyo kapag may natapos ka at proud na proud ka. Tanda mo yung unang beses mong nakapag-drive ng sasakyan. Di ka ang sarap mag-drive sa simula. Pero sa ano, tinatamad ko, ikaw na mag-drive. Yung natuto kang magluto ng bagong putahe, tapos tinikman mo, sobrang sarap. Ano pa, magbigay pa kayo ng example na proud ka. Asan? Anong ito? Proud ka kapag? Ha, kapag? Ano daw? Napagluto ng bagong putahe. Diba? Ang asawa ko, proud na proud sa kanyang trabaho kasi ang dami niyang natutunan. Gumawa ng website, mag-graphic design. Sa isip-sip ko, para sa akin madali na to. Pero siya sobrang proud nung natuto ng bagong bagay. Diba? Diba nakaka-proud kapag ikaw ay may ginagawa? Tama po ba? Alam niyo po ako sa tunay, isa sa mga pinaka-proud na matapos ko, besides na mapasaya kong asawa ko, number one yon. Ang pangalawa po na proud ko ay kapag naglaba ako tas isinampay ko, ang sarap tingnan. Sino po yung ganon? Yung pagkalabas nakasampay. Alam mo, tinitingnan ko yung sinampay ng 5 minuto, parang ang sarap sa feeling. Di ba? Ang sarap sa feeling. Sino po yung ganon? Yung tinitingnan ng 10 minuto ang kanyang nilabahan, parang ha, sarap. Tapos nakapagtupi ka ng damit at naayos yung cabinet, ang sarap. Naghugas ka ng plato at ang linis ng lababo, ang sarap tingnan. Nakuha ko po yun sa asawa ko. Yung ganong feeling, yung ang sarap tingnan. Mahal, pwede baka ng tubig? Ako lamang ay... May dinala akong tubig, hindi ko alam kung nasa bag. Patingin nga baka nasa gilid ng bag. Nasa gilid ba ng bag? Wala? Wala. Okay. Yan. Thank you. Alam nyo po, balik tayo kay Pedro. Si Pedro ay maraming nahuling isda. At sa sobrang dami ng lambat, kailangan niya ng katulong. Isa sa mga tumulong sa kanya na kaibigan niya ay yung magkapatid na si John at si James. Si Juan at si Santiago. Si John at si James. Ngayon, kung nakikilala nyo itong si John at si James, yung dalawa ay isa sa 12 disipulo ni Jesus. Si John at si James, one time, itong sina Jesus at ang mga disipulo, naglalakad, nagta-travel, nag-uusap itong dalawa, itong magkapatid. Mas magaling ako sa'yo. Sabi nung isa, hindi, mas magaling ako. Marami ako na i-preach, ikaw ikakaunti. Hindi, mas magaling ako, marami ako na palaya sa demonyo. Marami ako na i-deliverance. Ilan ang iyo? Nagpagalingan. Tapos sige, lumapit sila kay Jesus. Tingnan natin kung sino mas magaling. Sabi niya, habang naglalakad, lumapit yung dalawa. Jesus, pwede po ba kapag nagahari ka na dun sa langit,
pwede po bang kaming dalawa maalin? Pag nakaupo ka doon, ako po ay nasa kanan mo, nakaupo rin, at aring kapatid ko ay nasa kaliwa. Pwede ka po? Si Jesus napapailing. Ang tanong ni Jesus eh, hindi nyo talaga naiintindihan dalawa. Kaya nyo gang maranasan yung mararanasan ko? Tanong ni Jesus dun sa dalawa, kaya mo bang maranasan yung mararanasan ko? Ano nga mararanasan ni Jesus noon? Siya ay ipapako sa krus. Sabi nung dalawa, abay ko po! Kaya-kaya namin. Basta katabi mo kami sa langit, ha? Naranasan ko po yun. Noong ako po'y tinawag magpastor, si Bishop po, pinag-pray ako. Tapos sabi sa akin ni Bishop pagkatapos mag-pray, Pastor Finney, handa ka na bang maging pastor? Opo! Handa ka na bang maglingkod sa Panginoon? Yes na yes po, Bishop! Handa ka na ba sa mga mararanasan mo? Opo, Bishop, sa mataas na kahoy. Opo, Bishop, kalooban po ng Panginoon. After 6 months, nagpapastor ako sa mataas na kahoy. Gusto ko nang umuwi, ayoko na. Ang titigas ng ulo. Nagpipreach kami, walang nakikinig. Yung mga ganon, gusto ko nang sumuko. Tanungin mo katabi mo, handa ka ba? Kwato, ganda ka ba? Aba. Ikwentuloy natin, Mark 10 verse 41. Nakalimutan kong Bible ko eh. Sabi doon, nag-uusap, yung 10 disipulo narinig. Nang marinig ng 10 disciples sa nangyari, sobra silang na bad trip kina James at John. Sino po dito na bad trip na sa kanyang kasama sa church? Wala pa? Ako. Sino dito bad trip ngayon? Hindi naman sa kasama. Ay, siyempre, mababad trip ka kaya habang ng dalawang are. Di ka? Ayaw umamin na babad trip. Next verse. Narinig ni Jesus. Sabi sa verse 42, kaya nga tinawag sila lahat ni Jesus at sinabi, alam nyo kung paano maghari-harian ang mga kinikilala leader na mga Gentiles at mga pangyarihan leaders lang ang nasusunod. Pero hindi kayo dapat ganun. Sabihin mo sa katabi mo, hindi kayo dapat ganun. Kung sino sa inyo ang gustong maging dakila, dapat mag-serve muna siya. Next verse, at kung sino ang gustong mauna, ay dapat maging alipin ng lahat. Verse 44 na tayo. At kung sino ang gustong mauna, ay dapat maging alipin ng lahat. Kasi hindi dumating ang Son of Man para pagsilbihan niya. Dumating siya dito para magsilbi at ibigay ang buhay niya para iligtas ang marami. Napakamagandang verse yung 45, iconic verse sa English. Sabi doon sa English, for even the Son of Man did not come to serve, but I did not come to be served, but to serve. As he gave his life a ransom for many. Sabi, si Jesus daw ay hindi pumunta dito para paglingkuran, kundi para maglingkod. Si Jesus pala, nagaling doon, pumunta dito, na Diyos, akala natin we will serve Him. Hindi yun ang main purpose niya. Ang main purpose niya ay siya mismo ang maglingkod. Pabalik nga sa verse 42. Verse 42. Back. Yan. Sabi doon, kung babasahin niyo yan, sinabi ni Jesus, ang idea daw ng paglilingkod, kapag ikaw ay mataas, ikaw dapat ang pinaglilingkuran. Tama. At sa tunay, taas ang kamay ng tao. Daplisan ng mga unggoy, ano? Dapat daw, ang tao daw, may idea tayo na ang sarap tayo ang paglingkuran. Di ka? Pupunta ka sa Mang Inasal. Pagpasok mo, may guard, sir, welcome po. Sarap sa feeling, may nagwe-welcome sa iyo, di ba? Ang sarap sa feeling, welcome po. Tapos ang order ka, hello ma'am, hello sir, may I take your order? Isang PM2, isang PM1, isang Fiesta meal.
Anong iyo? Kanya lang pala yun. Tapos magbabayad ka, ang sarap sa feeling, pagpunta mo, dadalhin na yung order sa iyo. Sir, here's your order. Ang sarap sa feeling. And then kakain ka, iiwan mo na yung pinagkainan mo doon, nabubu pa yung chimken oil. Hindi mo man lang pinunasan. May naglingkod sa iyo, may nagpunas, may nagligpit ng pinagkainan mo. Di ka, ang mindset natin, ang sarap na tayo ang pinaglilingkuran. Tama? Pupunta ka sa, di ba, estudyante. Sino po dito ang napasok sa BSU? Alam niyo yung mga estudyante ko, napakababait. Minsan, may papagawa akong mahirap na activity. Parang midterms na. Sabihin na, Sir, ang hirap naman po ng activity niyo. Pwede po bang dalian? Merong, Sir, pwede bang, ay absent. Sir, pwede bang kumuha ako ng quiz? Ay, absent po ako. Pwede bang kumuha po ako ng quiz today? Tatanong, why are you absent? Kasi po ganito, ganyan. Alam mo yung absent ka, makikuha ka pa ng quiz, tapos gusto mong boom. Ay, dinalaman mo na sagot doon sa mga kumuha. Tapos meron pa akong estudyante, ang oras ng klase ko ay alas 10. Pagtingin ko, 10:50 na ako dumating, wala pa sa kalahati. Mga aerospace engineer. Si Cedric lagi maaga yan. Kaya mag-alala. Pagpasok, kagalit ko, nagpa-attendance ako. Tapos mga dumating, alam mo yung late na nga, tapos dadating parang sa harap mo pa, Sir, gaganon lang, tapos uupo. Tapos lalapit sa'yo after maya-maya, Sir, pwede pang magpa-attendance pa? Nakaganon lang ako. Late na nga, dumating isang oras mahigit na late, magpapa-attendance pa. Alam mo yung parang gustong paglingkuran. Silang paglingkuran. Lalo na, sabi doon ni Jesus, ang sistema daw ng mundo ay kapag ikaw ang nasa taas, ikaw ang pinaglilingkuran. Dapat daw, pag ikaw ang nasa taas, ikaw ang naglilingkod. Kaya yun ang motto ng mga politiko, di ba? Pag mag-eleksyon, laging nakapo sa tarpaulin o sa poster, kakandidato, Renz Cuatog Sulit, at your service. Laging may at your service, serbisyo, libreng wifi, libreng sapatos, lahat. Parang pinapakita pag ikaw ay mataas sa posisyon, ikaw ay nasa ganung platform, ikaw ang naglilingkod. At your service. Pero sa tunay, titingnan natin yung iba. May kilala ko ganito. Tinitingnan mo yung mga politiko pag bababa ng sasakyan, habol ng payong ang guard. Ang security. Tapos kunwari magtatanim ng puno, mamaya, picture. At your service. Sabi ni Jesus, hindi kayo dapat ganon. Hindi tayo dapat ganon, nakakain sa mang inasal at tayo pa ang, hindi pa tayo magliligpit ng ating kinainan. Tayo estudyante at parang entitled tayo na ganon-ganyan. Hindi dapat tayo ganon. Kung gusto daw nating, sabi nga doon sa next verse, sa verse 44, sabi nga ni Jesus, ang sistema ng kaharian ng Diyos, kung gusto nyong mapataas, next nga, Jamay, ikaw ang mag-serve. Kung sino ang gustong mauna, ay dapat maging alipin ng lahat. Kaya nga, pinakita ni Jesus ang tamang model ng paglilingkod, ang pagiging mataas ay ikaw yung naglilingkod. Ikaw yung nagsaserve. Ikaw yung napunta at nahayo para mag-life group. Ikaw ang susundo, ikaw ang magagastos kung gusto mo may mapatan sa church. Ikaw ang naglilingkod sa mga inaalagaan mo. Tayo ang nagsaserve. Hindi lang tayo pumunta dito para umupo dyan,
para makasama yung crush mo, para magbigay ng papuri sa Lord, may tanggapin na salita ng Diyos, at makaranas ng kakaibang pagsamo ng banal na Espiritu, then uuwi na. Hindi dapat tayo ganun. Pumupunta tayo dito para maglingkod. Amen po ba? Pumunta tayo dito to serve. And that is the idea of serving. Yun nga sinabi sa verse 4. Dumating ang Son of Man para hindi pagsilbihan, kundi siya mismo ang magsilbi. Ikaw ang maglingkod. Pumunta siya dito para paglingkuran tayong lahat, ang napakaraming tao. At ang ginawa niya, namatay sa cross. At yun ang greatest act of service na pwedeng magawa. Ang mamatay para sa iba. At ginawa ni Jesus yon, namatay siya sa cross para sa iyo. Ito po yung pinakatanong ko. Meron ba rin tayo yung puso na ginawa ng Diyos nung namatay siya doon para lang sa mga taong hindi niya kaano-ano? Do we have that heart? If we want to have a heart of a servant, na hindi lang tayo nakaupo dito, then after that, pag tumugtog na nagki-keyboard, di makakaramdam tayo ng kakaibang kilabot. Tapos mapapataas ang kamay mo. Tapos tutulo ang luha mo. Tapos yayakapin mo ang katabi mo. And then mamaya magbibigay ka na ng offering. At pagkabigay mo ng offering, papalakpak at tatalong ka sa unahan. At mamaya bibilog at magla-life group. Pagkatapos uuwi na, next Sunday na uli. Kung gusto mo magkaroon ng impact na may nababagong buhay ng iba, kung gusto mo magkaroon ng kakaibang paglilingkod na higit sa puso, kailangan hindi mo puso, hindi iyong sariling puso ang ilagay mo dito sa dibdib mo, kundi ang puso ni Jesus ang maranasan mo. Dapat next nga, we should have a heart like Jesus. A heart that is focused outward. Ang puso na nakatingin palabas. Hindi pakabig, kundi palabas. Hindi tungkol sa akin, kundi tungkol sa iba. Hindi tungkol sa emotions ko, kundi dahil sa nararamdaman ng iba. Hindi tungkol sa, hindi naman ako pinapansin. Hindi ako ganito, hindi ko feel, hindi ko mood. LQ kami ni Jowa, kaya hindi ko feel pumunta sa church. Hindi tungkol sa'yo. Hindi pa inward, kundi outward. At ganun ang puso ni Jesus. Si Jesus, Diyos. Amen. Si Jesus ang may likha ng langit at lupa. Siya ang hari ng mga hari. Nakaupo siya sa trono sa langit. Pero hindi niya focus ay tungkol lamang sa langit. Anong ginawa niya? Lumabas siya sa langit at pumunta sa lupa. Nagkatawang tao. Namatay, inilibing at muling nabuhay. Yung Diyos na ang alam ng mga Hudyo for hundreds of years ay malayo, bumaba mismo at nakisama sa tao. Yan ang sinasabi ko, na we should have a heart like Him na tungkol lagi sa labas. Na hindi kapag pag-church ka na sana, pero nag-away kayo ng asawa mo, tatama rin ka ng pumunta sa church. Hindi yung dapat magla-life group ka na, pero biglang hindi mo feel, bigla mo tinamad, hindi ka na tumuloy. That is not like that. Sabihin mo sa katabi mo, hindi tungkol sa'yo. Isa sa mga librong binabasa ko ay, yung daw puso na palabas, ang mga tanong eh, malapit ka ba sa mga taong malayo kay Jesus? Tanungin mo ang sarili mo ngayon. Hawakan mo ang puso mo. Tanong mo, pumikit ka kung gusto mo. Malapit ba ako sa mga taong malayo kay Jesus? Anong sagot? Yung pinabasa kong libro, sa ibang bansa daw, hindi. Ang mga Kristiyano noon, all about inside the church. Malayo sila sa mga taong malayo kay Jesus. Pero, iba tayo. Ikaw, malapit ka sa mga taong malayo kay Jesus.
dami mong barkada eh. Lagi kayo nagbibideo ako ng mga pinsan mo eh. Tuwing Martes ng alas 5, pupunta ka doon sa kapitbahay mo, magmamarites kayo. Malapit ka sa mga taong malayo kay Jesus. Pero ito ang tanong ko. Next nga. Gaano ka kalapit kay Jesus? Na hindi ka mahihiyang i-share siya sa mga malalapit sa iyo at malalayo sa kanya. Malapit ka sa mga taong malalayo kay Jesus. Ang tanong, gaano ka ka-close doon sa Diyos na namatay para sa iyo? Na sa sobrang dikit mo sa kanya, hindi ka mahihiyang i-share siya. Malapit ka sa barkada mo, sa mga kaklase mo, sa mga workmates mo, sa mga kagrupo mo, sa mga kachat mo, malapit ka. Ang tanong, ano ang pagkakakilala sa'yo? Ano ang pagkakakilala sa'yo ng mga kamag-anak mo na malalayo kay Jesus? Ano? Ano ang pagkakakilala sa'yo nila? Yung masaya dahil may relasyon sa Diyos o yung pasaway pa rin na bata? Ano ang pagkakakilala sa iyo ng mga kaibigan mo? Yung mga kaibigan ni Jesus? Ano ang pagkakilala sa iyo ng mga kaibigan mo? Ikaw ba yung kaibigan ni Jesus o yung kaibigan na kasama sa kalokohan? Ano ang pagkakakilala sa iyo ng mga kaklase mo? Ang kilala ba sa iyo ng mga klase mo, ikaw ay yung batang church? O yung kapag may kalasuba ang biruan, ikaw pa yung nangunguna? Ano ang pagkakakilala sa iyo ng katrabaho mo? Yung born again, yung na-attend sa church tuwing Linggo, o yung una pang nalalasing? Ano ang pagkakakilala sa iyo? Ano ang pagkakakilala sa iyo yung nangliligaw sa iyo? Yung kapag niligawan ka ay ang first love mo si Jesus, o pagkakakilala sa'yo naliligawan mo, eh, kaya ko tong hindi pa-attend din sa Sunday. Ano ang pagkakakilala sa iyo? Ano ang pagkakakilala mo sa sarili mo? Yung sobrang dikit sa Diyos, sobrang dikit kay Jesus, o yung walang pagkakaiba sa mga tao sa mundo? Ano ang pagkakakilala mo sa iyo? Kanino ka mas malapit? Dito masusubok. Kunwari itong boteng ito ang kabanalan mo. Punong-puno ka ng kabanalan, may relasyon ka kay Jesus, ayaw mong saktan ng puso ni Jesus, kaya hindi ka tutubog sa kasalanan. Hindi mo hahayaang maglaro sa isip mo mga kalaswaan. Tatakbo ka sa temptation. I-unfollow mo ang mga kung sino-sino sa TikTok na alam mo makakapaglaro sa isip mo. Kanino mo ibibigay ang kabanalan mo? Sino ang mag-aalaw ng kabanalan mo? Ibibigay mo ba sa Diyos o ibibigay mo sa barkada mo? Sino ang nagko-control ng dila mo? Si Jesus Christ o yung emosyon mo kapag napagsabihan ka ng magulang mo? Sino ang nagko-control ng dila mo? Gaano tayo kalapit kay Jesus na willing tayong makumpormiso, ma-reject, mapahiya, mawala sa circle of friends mo para lamang maglingkod sa Kanya? Gaano ka kalapit kay Jesus na kahit sa circle of friends mo, i-share mo siya, alam, kahit alam mong i-re-reject ka nila? Baka hindi pa tayo ganun kalapit sa Diyos. Hindi ibig sabihin nakaupo tayo dito ay malapit na tayo sa Diyos. Hindi. Nainit lang ang upuan pero baka malayo tayo sa Diyos. Kasi for many years, yung salitang Jesus hindi man lang naririnig sa bibig natin ng iyong pinsan. Yung salitang church, hindi mo man lang ma-invite yung barkada mo since you are 5 years old. Baka malayo tayo pala sa Diyos. Malapit lang tayo physically pero ito malayo. Gaano tayo willing makumpormiso yung faith natin na ma-reject ng mundo? You know, in 2023, there are 800 Christians na pinatay sa Nigeria dahil sa pananampalataya nila. Gaano tayo ka-willing? Hindi naman tayo papatayin sa Pilipinas eh pag sinare si Jesus. Mamumura lang tayo ng magulang natin. Yung iba nga, kasama pa magulang sa church.
Pero are we willing to compromise? Alam, willing ka bang ma-reject? Sasama mo yung mga ka-basketball mo, ka-volleyball mo? Are you willing na pagtawanan? Kung gaano tayo kalapit ang puso kay Jesus, o puso mo pa rin ang nagdidikta kung paano ka maglingkod? Mood mo pa din. Mood pa rin natin ang nagdidikta kung paano tayo maglingkod. Hello? Seryoso ako ngayon. Gaano tayo kailapit kay Jesus na willing kang mabago? At least may isa. Isa kang madala sa paanan niya. Next nga po, itibok mo kasi ang tinitibok ng puso ni Jesus. Itibok mo kung ano yung tibok ng puso ni Jesus para sa mga hindi nakakakilala sa Kanya, ganun din dapat ang tibok ng puso natin. Do you believe in this? Love makes us do crazy things. Ano ba sa Tagalog yun? Kapag in love ka, hindi mo na alam ang ginagawa mo. Tama? Taas ang kamay ng ganun. Hindi, taas ang kamay na naniniwala. Love makes us do crazy things. Na kapag in love ka, hindi mo na alam kung tama o mali, sala o hindi, gagawin mo pa din. Alam mo, pag in love ka, gagawa ka ng mga hindi mo bagay na hindi mo pa ginagawa. Pupunta ka sa ibang bayan kasi in love ka. Diba? Ginawa ko yun. Pumunta akong Lukban, 5 oras. First time, hindi pa ako nakakarating sa Quezon. Pumunta ako na 5 oras kasi in love ako. Wag na, hindi ko na-example si Roslyn. Pastor Aldrin, from here to Lucena, 1 oras, dinadrive, which is usually 3 hours, kasi in love, dati. Pupunta ka sa ibang lugar because you are in love. Di ba pag in love ka, magpapaka T-A-N-G-A ka? Sino dito nagpakabobo na sa pag-ibig? Taas ang kamay. Yung hindi na iniisip, Edison, JM, mga ganon. In love kasi ako eh. Sino dito nasabihan na ng kanyang kaibigan, alam mo girl, huwag kang syunga. Sino po nasabihan ng gano'n? Alam mo yung sinasaktan ka na, beshi, nag-sorry naman kasi. Roslyn na Roslyn ka. Hoy, no name dropping. Yung sa sobrang, yung in love ka, you make great crazy things. Iiyak ka sa harap nun, mahalin mo lang ako. May kilala ka rin ganun? Wala, wala. Iiyak sa Big Ben? Sino kaya eh? Ah, wala ka ganun. Iiyak sa Tazamiya, yung mga ganun. Pag sobrang kang in love, gagastusin mo yung ipon mo, ibili lamang siya kahit ano. Diba? Kahit wala kang makain, kahit wala kang pera, basta may bili mo lamang siya ng gusto niya. Diba? Magastos ang maging in love. Tama? Kaya sabi mo sa katabi mo, huwag ka nang ma-in love. Magastos sa pagiging in love. At sa sobrang in love ni Jesus sa atin, ginawa niya. Hinubad niya ang kanyang trono doon, pumunta siya dito, nagkatawang tao, namatay, inilibing at muling nabuhay. Kung tibok ng puso mo susundin, magulo to, magulo kasi to eh. Sabi nga sa Jeremiah 17 verse, basta 17, ang puso ang pinakamapanlilang sa lahat. Magulo to eh. Sasabi ng puso mo, mahalin mo siya, pero alam mo, sinasaktan ka niya. Sabi ng puso mo, malungkot ka. Sabi ng puso mo, maging masaya ka. Sabi ng puso mo, itong maramdaman mo. Magulo ang puso ng tao, di ba? At kapag susundin natin ito, puro sala, puro hate, puro galit.
Pero pag sinunod natin, ang tibok ng puso ni Jesus, puro pagmamahal yan sa iba. Pwede bang i-congratulate mo yung katabi mo, sabihin mo, congratulations. Alam mo bakit? Kasi I believe J1 Matas na Kahoy ay na-achieve na natin, na ang puso natin ay nagmamahal sa iba. Palakpakan naman natin ang Lord sa buhay ng church na ito. Dati, siguro a few years back, hindi. Puro sariling puso ang iniisip. Ngayon, ang puso natin para sa lost. Amen. Yung katabi mo, ayan talaga yung matinding maglingkod. At mahal natin ang iba, ang isa't isa, tama? Minsan ngayon nasubrahan sa pagmamahal. Tama kay Kai? Tama, Lloyd? Minsan nasubrahan, hindi daw. Minsan nasusubrahan. At sa sobrang mahal natin ang bawat isa, willing nating masaktan ang bawat isa. Kasi gusto nating i-correct at i-confront at ayusin ang bawat isa. Mahal natin ang bawat isa at pinupunta natin sila sa bahay nila para i-share si Jesus. Kahit i-reject pa tayo. Kahit mapahiya pa tayo. Amen po ba? Sabi nga sa 1 John 4 verse 7 to 8, mga kaibigan, magmahalan tayo kasi galing sa Diyos ang pagmamahal. At ang taong nagmamahal, tas ang kamay ng tao na nagmamahal. Ang taong nagmamahal ay anak ng Diyos at kilala niya ang Diyos. Pag hindi nagmamahal ang isang tao, yan. Ibig sabihin, hindi niya kinikilala ang Diyos. Kasi ang Diyos ay nagmamahal. Tingnan mo katabi mo kung hindi yan nagmamahal. Nagmamahal yan. Tingnan mo nga isa mong katabi kung may galit yan sa puso. Ibig sabihin, hindi niya kinikilala ang Diyos. Kung inaintindihan natin, sabay ang tibok ng puso ng Diyos, sa tibok ng puso natin, mararamdaman mo yung love ni Jesus. Hindi na tungkol sa iyo, kundi sa love ni Jesus para sa iba. There's a song that tinawag na, Lord, give us your heart. Sabihin nga natin, Lord, ibigay mo ang puso mo sa akin. Sometimes we do this. Lord, ibigay mo ang puso mo sa akin para dun sa mga nasa Africa. Kaya may mga nagmi-mission papunta dun. Lord, ibigay mo ang puso sa akin para sa Bayorbor Senior High School. Lord, ibigay mo ang puso mo para sa mga tao na naabuso. Lord, ibigay mo ang puso mo para sa akin sa mga children. Lord, ibigay mo ang puso mo sa akin, yung puso mo para dun sa mga maghihiwalay na mag-asawa. Pag may puso ka ng Diyos para sa mga bagay, sa mga sitwasyon na ganun, sa mga lugar na ganun, gagawa ka ng paraan. Gagawa ka ng kikilos ka. Kahit yung simpleng, Lord, bigay mo yung puso mo para dun sa pinsan ko na sira ulo. Na wala na akong pakialam, pero ang puso ng Diyos gusto pa rin makakilala sa Kanya. Ibigay mo yung puso mo sa akin. Minsan ganyan tayo. Wala na tayong pakialam sa mga barkada natin. Yung hahayaan na lang natin, ala, yahin na yan. Wala na akong magagawa dyan. Pa-impyerno na yan. Yung mga ganon. Wala na, bahala, ayaw niya. Siya na nga pinapupunta ko sa amin at para mag-life group ay may pansit na nga ayaw pang pumunta. Bahala na siya. Pero iba puso ng Diyos eh. Ang puso ng Diyos gusto pa rin maranasan nila yung pagmamahal. Gusto pa rin gumaling. Di ba, minsan, sumama ka sa akin sa church, alam mo yung sinasama mo may problema. O kaya may sakit karamdaman. Alam mo may karga. Gusto mong isama sa church para i-deliverance. At alam mo, kapag napalayas yung masamang espiritu, matik gagaling yon. Ay siya pa yung ayaw sumama. Sasama na sana nung Sunday, ay biglang nagkaroon ng dahilan, ay busy ako, biglang may pupuntahan. Alam naman natin ang dahilan kung ba't hindi sumama. Ayaw nila.
Ay tayo, nung sunod na Sunday, bahala siya. Sana'y dumami pa ang karga. Wala namang ganun sa atin, ano? Di ba? Pero kung hihingi natin, Lord, bigyan mo yung, ibigay mo sa akin yung puso mo para dun sa kaibigan kong yun. Kahit i-reject ka pa, i-invite mo yun tuwing Sunday. Kahit 5 taon mo nang ini-invite, i-invite mo pa rin hanggang sa 6 na taon, sumama na dito sa church. At mas naging on fire pa compared sa iyo. Talaga, wala na akong may testimony, si Kaykay na lang ulit. Yung Lord, yung puso mo para kay Kaykay. Yung puso mo para kay Gloria. Ibigay mo sa akin. Magsabi ng amen yung inantok na. Amen. Ha, grabe. Whole band, please. Kanina pa pala ako dapat tapos. Si John, ang tawag niya sa kanyang sarili ay John the Beloved. Sabi niyo nga, John the Beloved. O sa Tagalog, si John, yung mahal na mahal. Si John, ang tawag niya sa sarili niya, the one, the disciple whom Jesus loved. Sabi nga, next verse, last verse na tayo. Sabi doon, one of them, the disciple whom Jesus loved, was reclining to him. Last Supper, huling hapunan, ayun yung kinuha ni Jesus, ay ni Judas. Taas ang kamay ng nakakakilala kay Judas. Anong ginawa ni Judas? Yung tinapay, isinawsaw niya sa Diyos. At doon tinraidor. Pero doon din, si Jesus, katabi si John, yung nagpapagaling ang magkapatid, at nakasandal kay Jesus. Nakasandal kay Jesus, nakarecline. At ang laging tawag ni John sa kanyang sarili, ako si John, yung mahal na mahal ni Jesus. Let's say, ako si Finny, yung mahal na mahal ni Rocky. Diba? Ako si Roslyn, yung mahal na mahal ni Lord. Amen. Ako si Sheila. Wag na pala. Bawal. Ito, pinagmamalaki ni John na mahal siya ni Jesus. So let's say, ramdam ni John yung tibok ng puso ni Jesus. Are you there? Ano nangyari pagkatapos ng huling hapunan? Nagpe-pray si Jesus sa Garden of Gethsemane at may mga dumating na sundalo, hinuli si Jesus at pinako si Jesus sa krus. Ilan ang disipulo ni Jesus? 12. Yung isa, nagpakamatay na. Si Judas. Yung 10, nagtago, nagtakbuhan, nagkalputan, natatakot sa mga sundalo. Pero isang disipulo lang. Yung habang nakapako si Jesus ng 6 na oras sa krus, ay 6 na oras ding nasa harap at walang pakialam kung siya'y hulihin, mapahiya at ipako din sa krus. Walang iba kundi si John, si Juan. Anong meron kay John? Puso. Puso ng isang tagapaglingkod. Alam kasi ni John na mahal siya ni Jesus. Sa lahat ng disipulo, si John ang pinakahuling na martyr, siyang pinakahuling na matay. All because ng pagmamahal ni Jesus sa kanya. Kasi naintindihan kasi ni John, ang puso ni Jesus na hindi paloob kundi palabas. At ang puso ni Jesus, yung tibok ng puso ni Jesus. You know, it's, alam ko namang may puso di tayo na maglingkod. Pero we are caught up with the worries, mga alalahanin, pagod physically, pagkatrabaho financially. We are caught up. At hindi minsan natin alam
at nasasaktan din tayo. But you know, if you have the heart of a servant, Jesus, you will continue and you will not stop serving God. Taas ang kamay, gusto magkaroon ng heart of a servant. Kung gusto mo magkaroon ng heart of the servant, tumayo ka ngayong oras na ito. Pwede bang papatay ng mga ilaw? At pwede bang papost ng lyrics ng kantang ito? Papost ng lyrics, yung chorus na tayo. Sabi doon, yung My Jesus, My Lord. Sabi doon, My Jesus, My Lord, aking Jesus, ikaw ang, you're the love of my life. Hindi yung aking asawa, hindi yung aking relationship ngayon, ikaw. Sabi doon, wherever you go, I will be by your side. Kung pumunta ka doon, sa school na yon, pupunta ako doon para i-share ka. Kung pumunta ka sa palengke, pupunta ako doon, magdadala akong speaker para i-share ka. Kung pumunta ako doon sa kapitbahay namin, pupunta ako doon para i-share ka. Wherever you go, I will be by your side. Next, no longer I, but Christ living in me. Hindi na emotion ko, hindi na ako ang nabubuhay sa akin, pero si Jesus na. Kaya, I will serve you for all eternity. Hindi na tungkol sa akin. Hindi na tungkol sa mga nararamdaman. I will serve you eternity. Sabi nga doon, my eyes is set on you in this race that I run. Nakafocus ang puso ko palabas in a race kasi malapit na siyang tumating. May hinahabol akong oras. Kaya hindi na tungkol sa mga paraan ko, no longer my ways, let your will be done. Kalooban mo mangyari sa buhay ko. At itong line na ito talagang, Lord, make me a servant. Sa tunay na puso, my heart's ever true. Clinging to the cross, I will follow. Yung line na yun, Lord, make me a servant. Make me a servant. In all situations, sa lahat ng pagkakataon, lahat ng oras, make me a servant. Gawin mo akong tagapaglingkod mo. Make me a servant. Come on, we worship God. Palakpakan muna natin siya ngayong oras na ito. As we sing this song, come on.